Kumusta mga ka-DIY? Nagtataka ka ba kung bakit naninilaw ang pintura ng mga gamit mo sa bahay? Gaya na nakasulat sa title ng video na ito, i-explain ko bakit nga ba naninilaw ang oil-based paint at ano ang mga solusyon para maiwasan o maibalik ito sa dating itong kulay. Kung bago ka pa lang sa channel ko, ako pala si Anvin. Mahilig ako mag-DIY at nais ko rin ibahagi ang mga natutunan ko sa pamamagitan ng mga paggawa ng video katulad nito. Ang kadalasang naninilaw na pintura ay yung mga oil-based paints, especially yung puti na kulay. Ang oil-based paints ay pwedeng gawa sa alkyd o yung synthetic oil, o linseed o natural oil na hinaluan ng solvent or thinner. Bakit nga ba naninilaw ang oil-based paint? Ito ay mainly dahil sa tinatawag na chromophores. Ang chromophores ay color-producing molecules na nabubuo habang natutuyo ang oil-based paint. Pwede ba itong maiwasan? Pwedeng pwede. Upang bumalik sa original na kulay ng pintura ay kailangan muna mawala yung mga chromophores. Upang ma-breakdown ang chromophores, kailangan ma-expose sila sa sapat na liwanag. Pwede natin ilagay yung mga furnitures kung saan may sapat na natural light katulad ng sikat ng araw o kaya ay artificial light katulad ng mga lamps. Isa pang dahilan ng paninilaw ay moisture galing sa tubig, usok na sigarilyo o kaya ay cooking grease. Kapag water moisture ang naging dahilan ng paninilaw, kailangan muna hanapin ang source ng moisture at kailangan ayusin ito dahil siguradong pabalik-balik lang din yung paninilaw ng gamit mo. Kapag naayos na ang source ng moisture ay pwedeng lihain ang naninilaw na parte ng furniture at lagyan ng primer paint bago lagyan ng kasing kulay na pintura. Kung dahil naman sa usok ng sigarilyo o dahil sa cooking grease ang paninilaw, pwedeng gumamit ng chemical na panlinis katulad ng trisodium phosphate o kaya ay borax. Sundin lamang ang instructions ng mga cleaning agents na ito at gumamit ng safety goggles at gloves. Kapag ang lahat ng paraan na nasabi ay nagawa na at hindi pa rin na-solve ang paninilaw, ibig sabihin ito ay dahil na ito sa oxidation. Ito yung natural curing process ng oil-based paints. Yung alkyd o plant-based oil ay nagre-react sa oxygen sa hangin upang tumigas yung pintura. Dahil sa reaction na ito, katagalan ay talagang naninilaw yung oil-based paint at hindi na ito maiiwasan. Ang best na solusyon para gumanda ulit ang furniture mo at maibalik yung matingkad na pagkaputi nito ay pinturahan na lamang ito ng water-based acrylic paint. Ang water-based acrylic paint ay hindi naninilaw kahit sa katagalan, kaya ito ay mainam na pintura upang mapanatili ang pagkaputi ng inyong mga gamit. Ang next na tanong, pwede ba pinturahan ng water-based paint ang furniture na may oil-based paint na dati? Yes, pwedeng-pwede po as long as fully cured na o tuyong-tuyo na ang lumang oil-based paint. Recently, nag-repaint po ako ng lumang DIY project na triple dressers dahil ang mga ito ay naninilaw na nga. Ginawa ko ang project na ito mga 3 years ago noong nagsisimula pa lamang ako mag-DIY woodworking. That time, ang alam ko lang na pintura ay oil-based quick dry enamel kaya yun ang ginamit ko. Di ko rin alam noon na naninilaw pala siya sa katagalan. Kaya simula nung napansin ko na nagbabago yung kulay ng oil-based QDE, hindi ko na ito ginamit sa mga DIY projects ko. Kung gusto mo malaman ang procedure kung paano ang pag-apply ng water-based paint sa kahoy na may luma ng oil-based paint, meron akong ginawang separate video. Pwede mo i-check ang link sa taas o sa may description if interesado ka sa step-by-step detailed tutorial na ito. So mga ka-DIY, hanggang dito na lang ang video na ito. Sana may naibahagi akong bagong idea sa inyo at kung nagustuhan nyo ang video ng ito, huwag po sanang kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para mas marami pa tayong magawang video na makabuluhan katulad nito. Salamat at paalam!